siyempre gusto ko talagang tumawa na tumawa. Ayun na, siyempre na din yung tropa natin na si Kiki. Ayan. Kaya sana po, supportan ko natin ang Soulmate. Ako lang, papanorin ko ito araw-araw. At siyempre, Gerald at Kim, yan yung parang Angelina at Brad Pitt ng Pilipinas. At siyempre, si Derek Dariam, ano to, pang-international ang kita nito. Kaya sana panorin po rin ko at spread the good news. Oh my God. Kiki, nagigilan ng kayo sa mga kaya. Ibang team na naman ito. Thank you.
ay wiga na panahon sa batang piyamo. So, sa mga feelings namin, magpagano na sa akin na natin mang wala. So, yun. So, that's what was especially the record. Ay, napakabait ni Hukum Martin. Ako niya kung mawalang nahiya. Kasi hindi naman ako sagay na. Kasi dahil, bago siguro kung nagkaroon lang ng kaunti, hindi pa naman din talaga ako mayaman. Wala naman magbabago. Alam ko yun, nagkakaroon lang tayo ng issue lalo ng sa mga bachelor. Pero wala akong pakialam. Kasi sabi ko nga, wala naman akong tinanong magsasama. Wala akong tao na nagkagyado. Wala akong nakaka na tao. Alam ko naman akong pangsa ng maraan. So, hindi ko sila intervene. Kasi hindi naman yung makakulong sa akin eh. So, hindi ko makikita yung ulo ko. Sinasabi nila kasi minsan maraming bachelor. So, I don't care. Wala akong pakialam sa kanila. Kasi the first place, hindi ko naman sila kilala. Hindi naman ako may inaturo sa kanila. Pagkos magagawa ko, tumatayo sa sarili kong pangalit. Hindi ko sila pinipervish yun. At yung may mansion na pinipin ni Rosemar, diba? Nakatira ka naman. Hindi siya mansion na pwede. Container van siya. Tapos ginagawa ko siyang office tulungan ngayon. So malaking bagay din ito para sa akin na binigyan sa akin ni Rosemar. So malaking bagay. Kasi dati sasakyan na ako natutulog. Kasi medyo malayo ang bahay ko sa tindahan ko. Eh siyempre pagod na din. Tapos kailangan magpahinga. Kasi nakakain sa katawan. So, may napili tayo ng Asia bahay pero nagawa ko na siya very cash. Ayong cash, syempre, kinapit ko muna siya for savings kasi katamit din ko sa sabi ko pagkailangan talaga. Yes. At maraming gusto mo kay Kulang sa iyo, ano mo dinidesisyonan kung pag-isip? Actually, wala akong pinipili kasi ito ang magandang tanong niya kasi maraming lumalabas pag hindi daw kilala, hindi ko daw ini-interview kapalitan ko na vlogger. Ako, maliit mo naman lang, willing ako na wala tayong pinapaguran. Kaya lang kasi napapanood nila, kadalasan na nagpapa-interview ako yung mga kilalang vlogger, mga kilalang content creator or personality kasi naka-schedule yan sila may appointment. So lahat naman yan, kung may appointment kasi kaya may appointment kasi minsan may ma-escape ako na gusto ko kung anong araw na wala akong lakad, wala akong appointment so para ma-entertain ko. So ganun, ganun ko siya nahati yung mga nakipagkulab sa akin. Willing naman ako kahit sino, kilalang vlogger ka man, hindi ka man kilala. Basta kaya ng oras ko sa schedule ko, bakit hindi? So after this fever, di mga ka-fever, iba na lang yung popularity mo ngayon. Ano ang sa tingin mo magiging buhay mo? Ito ka na, celebrity ka na eh. Basta ako kasi, patuloy lang ako sa mga pangarap ko sa buhay. As long as sabi ko na meron na nag-offer sa akin na magandang opportunity para sa buhay ko. So buo lang ako ng go, basta kaya ko. Ilang pagkisan ang gusto mo? Ilang branches? Actually, ang target ko, 50 branches within 5 years. So, huli na mangyari, meron tayong dalawa. So, meron pa tayong 14. So, sa yun. Sa hometown mo, matatayo ka ba? Saan ka nanggaling? Actually, kasi sa amin, hindi pwedeng galing yung palace ko doon. Kasi, sa mundo kasi ngayon may nakatira eh. Ang mga tao doon, ilang piraso lang din. Tapos, magkakilala pa kami. Sa city po? Siguro sa city. Kung mabibigyan ako ng pwesto doon at magkakataon, bakit hindi? Okay. Ayan, ang opening po ng Quezon City branch ko ay June 2. Parang po yan ang linggo. So, siguro mga 8 or 10 na umaga, magkakating na rin po na.